Tinatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ambasador ng China para magpaliwanag. Sinamon po tungkol dito sa laser attack. Military grade daw itong laser attack na ginamit. Twice na pala, mga kababayan, na last year ginawa din nila sa ating mga members ng Philippine Coast Guard. Then this time, inulit nila. At hindi na, mga kababayan, makatiis sa pang-iinsulto nitong mga Chinese sa ating mga kasundaluhan. Kaya yung ating Pangulo, kasi kausap niya yung presidente ng China, tapos yung kanyang mga Navy, yung kanilang pinag-usapan, lumalabas, mga kababayan, totally ignored. So, walang silbi yung kanilang pag-uusap pala. In-invite pa siya. Yung nag-invite po sa China, si Xi Jinping mismo. Kaya pumunta doon yung ating Pangulo kasi in-invite siya eh. So, anong silbi ng kanilang pag-uusap, mga kababayan, na nagkaroon sila ng agreement na magiging mainahon at walang mga kung anong mga aksyon na could complicate the situations po sa West Philippine Sea. Pagkatapos, pagbalik niyang mismo sa Pilipinas, ito yung mga nangyayari po dito sa West Philippine Sea. Di ba nakakairita? Lumalabas, mga kababayan, hindi lalaking kausap yung leader ng China. So, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Chinese Ambassador Wang Xilian met to strategize on Tuesday on how best to settle the maritime disputes between the two nations. Paano natin na niya ito gagawin? Ano yung mga gusto ninyo? At para maintindihan namin, para lang makalma natin ang sitwasyon dito sa West Philippine Sea. The high-level meeting between the two officials was held as a response to an incident in which a China Coast Guard ship fired a laser beam at a Philippine Coast Guard vessel near Ayungin Shoal in the West Philippine Sea, causing temporary vision impairment to some of the PCG crew. Temporary blindness po. Kasi masakit yun sa mata. At sabi ng mga Coast Guard members po natin, nangati sila. At totoo lang itong mga Chinese po, naka-develop na po sila ng high-tech laser weapon po. Kaya ganun yung epekto. Hindi siguro finol nila yung paggamit ng laser. Pero kung finol siguro, baka malala, mga kababayan, yung naging epekto sa ating mga Coast Guard. So, di ba? So, sabi rito, mga kababayan, sa balita, the Chinese Embassy in Manila issued a statement saying both parties discussed how to actualize the consensus formed by the two heads of state, increase dialogue and communication, and thoughtfully manage maritime differences between China and the Philippines. Marcos summoned Huang to air his serious concern over the actions of China against the PCG, the Philippine Coast Guard po, and the Filipino fishermen in the West Philippine Sea. The Philippines has filed a diplomatic protest following the Ayungin Shoal in the incident. So, sa ating pagkakaalala, pagkakarecall, mga kababayan, ng mga kaganapan, I think this is the first time ngayon in recent years. Ngayon lang na ginawa ng isang Philippine leader
I think wala akong na ano, wala akong na recall. Baka mayroon po, kaya lang hindi ko lang po ma hindi ko lang maalala na yung pangulo ng ating bansa, mga kababayan, sinamon yung ambassador ng China. Parang wala, no? So ngayon, mga kababayan, ginawa ito ng ating pangulo para linawin. Bakit ganon? Lumalabas yung walang epekto yung mga high-level meetings, yung mga discussions po, na mismong leader ng China yung nagsabi. Iba yung sinasabi ng leader ng China, yung mga assurances, commitments niya, usapang lalaki na sinasabi. Pagkatapos, pagdating ng oras, iba naman yung nangyayari on the ground. O, di ba? So, nakakairita at very insulting on our part. Lumalabas, hindi tayo siniseryoso, mga kababayan ng China. Pinaglalaroan tayo. Di ba? So, that could be the reason kung bakit yung ating Pangulo pinatawag niya yung ambassador. Ano bang anya talaga? Bakit ganon? Sincero ba talaga kayo sa inyong mga commitments, mga sinasabi? Pakisabi naman sa inyong gobyerno. Niloloko lang ba ninyo kami? Para at least malinaw yung mensahe. Eh, usually, double talk po yung mga leaders ng mundo eh. Ano ba? Kaya nga po may gulo ang mundo. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Iba? Kaya tingnan ninyo, magkikita ninyo sa mga actions nila. So, kanya-kanyang strategy kung paano isecure ang isang territory, kahit sa mga dealings po, ganon. You really have to read between the lines at dapat marunong kang magbasa ng kanyang body language para alam mo yung dapat mong gawin in the future to really secure the interest of the country, mga kababayan. In this case, yung ating territory. China, however, asserted that the Philippines intruded into Chinese territory and hence took action. Laging ganon yung kanilang sinasabi. The Philippines has sovereign right in the West Philippine Sea based on the Permanent Court of Arbitration's 2016 ruling. China, however, refuses to recognize the court's verdict. Yun ang problema po, mga kababayan. So, yun po. Meanwhile, si Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan, nanawagan sa Marcos administration kahapon to come up with a national strategy daw in the face of the latest incident between the Philippines and Chinese Coast Guards sa West Philippine Sea. Pero dinagdag pa niya, mga kababayan, na I think niya, tama naman itong sinasabi niya dito. Kailangan niya na tingnan din natin yung ginagawa ng iba pang mga claimants. Hindi lang kasi tayo yung claimants other than yung China. May Vietnam pa, may Malaysia, may Indonesia pa nga, tapos yung Taiwan. Pero ang minention, mga kababayan, kahapon ni Cayetano na may rising activity din, mga kababayan, ngayon, nagpapakita ng pagiging agresibo na rin yung Vietnam at saka yung Malaysia. Cayetano, who was the country's top diplomat, kasi dating foreign secretary po siya, during the previous administration noted that other claimants in the West Philippine Sea have their own strategies
Some are diplomatic while others are strengthening their armed forces and alliances. Kaya nga po, Mr. Senator, yung inuna ng ating Pangulo, yung yung pag-strengthen ng alliance sa dati na nating kaalyado at may military alliance na tayo sa Amerika mismo. Then, sininod niya yung Japan. Eh, di ba? Ganon yung ginawa ng ating Pangulo. Ang naging problema ng Pilipinas ay pabago-bago ang ating strategy because every administration hindi lang nagbabago yung strategy pero may wild swings. May wild swings tayo from being very pro to be very anti, etc. Sabi niya mga kababayan sa interview doon sa Senado, the senator then mentioned the Philippines seeming focus on China when there are other claimants also with rising presence daw in the disputed territory which have become concerning. Actually, yung nakikita niyo lang, yung conflict natin with China. But yung lumalaki din na presence, including military presence, ng Malaysia at Vietnam, for me, is also concerning. In compared to other claimants, Cayetano lamented that the country has the smallest budgets and facilities in the area. So if there's one thing that this administration can do, is really come up with a strategy. Sabi po niya, there really has to be a national strategy and we should ask the question nga whether these exercises with other countries will actually help or aggravate the situation near and long term sa West Philippine Sea. Mr. Senator, yun na nga po yung mismong laman. inulit mo lang yung sinabi ng ating Pangulo in an interview ng mga reporters nang pabalik siya galing sa official visit sa Japan. Yun na mismo yung sinasabi ng ating Pangulo na tinitingnan niya nating mabuti. Kasi lahat ng ating kaya nga magko-call siya ng command conference para i-assess ng maigi. Yan ang purpose noon. Na yung mga actions mga kababayan, lalo na itong planong triad defense agreement. Defense security agreement with America, Japan and the Philippines and it could become quad nga po involving Australia dito sa plano. Kung ito ba ay makakatulong para kumalma yung sitwasyon dito sa West Philippine Sea o baka makapag-increase pa niya ng tensions. So kailangan niyang pag-aralan natin. Yun mismo yung sabi ng ating Pangulo. Inulit mo lang. What? Anyway, maganda naman na nakikisali ka sa discussions being the former secretary ng Department of Foreign Affairs. At siyempre bilang isang senador din at mamamayang Filipino. Di ba? So, kailangan talaga tulong-tulong ang lahat sa isyung ito, mga kababayan. Kasi lahat naman tayo Filipino. Kahit may mga kanya-kanya tayo mga political belief. At iisa tayong dugo. Dugong maharlika. Ayos! Bueno, baka lang gusto ninyo mga kababayan itong itry Firmax Firming and Lifting Cream pinapayad sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry.
Yung goji berry, may anti-cancer properties po. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.